Pagpapalaki ng dibdib medikal na turismo sa Pilipinas. Pagpapalaki ng dibdib, abot-kayang cosmetic plastic surgery Pilipinas. Ang pagpapalaki ng dibdib, na kilala sa teknikal bilang augmentation mammoplasty, ay isang pamamaraang pag-opera na nagpapahusay sa laki at hugis ng dibdib ng isang babae sa paggamit ng isang implant ng dibdib, silicone o asin. Pinapahusay din ng pamamaraan ang tabas ng dibdib at dami pagkatapos ng pagbubuntis. Ang isang implant sa dibdib ay binubuo ng silicone gel o asin sa loob ng isang shell ng silicone. Ang isang implant ng dibdib ay naiiba mula sa langis ng silicone. Karamihan sa cosmetic plastic surgeon sa buong mundo ay hindi gumagawa ng injection ng silicone oil ng dibdib upang mapahusay ang laki at dami ng dibdib. Ang pamamaraan na ito ay kinundena parehong lokal at internasyonal ng karamihan sa siruhano dahil ang resulta ay hindi mahuhulaan at pinagsama ng maraming mga komplikasyon tulad ng pagpilit, balat necrosis at impeksyon. Ang mga pasyente ay hindi dapat pahintulutan ang kanilang sarili na mapailalim sa pamamaraang ito, dahil ang panganib para sa hindi ginustong komplikasyon ay napakataas at ang resulta ay deformang o hindi mahulaan. Ang pinakasiruhano ay gumagamit ng breast implant na binubuo ng material na hindi nakakalason, hindi nakaka-allergic, hindi teratogenic at biocompatible sa mga tisyo ng tao at sa gayon ay may mas kaunting peligro para sa anumang hindi kanais-nais na mga resulta at may isang mas mahuhulaan na kinalabasan. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang kosmetikong pamamaraan na ginagawa sa buong mundo, lalo na sa Estados Unidos. Ito ay isang tuwid na pamamaraang pasulong na may isang napakamadaliin at nakalulugod na resulta. Dahil dito, nakatuon ang pansin at interes ng publiko sa paghahanap ng isang napakaligtas na material na implant ng dibdib. Ang breast augmentation ay ang tanging pamamaraan sa specialty ng cosmetic plastic surgery na napapaligiran ng kontrobersya at pagsisiyasat. Noong nakaraan, lalo na sa huling bahagi ng dekada 2070 at maagang bahagi ng dekada 2018 ng maraming kondisyong medikal tulad ng kanser sa suso at sakit na autoimmune ay maling naugnay sa paggamit ng silicone implant. Dahil dito, kinontrol ng US Food and Drug Administration ang paggamit ng implant ng dibdib ng silicone para sa mga pamamaraang cosmetic breast hanggang kamakailan sa kalagitnaan ng 2007. Matapos ang malawak na pag-aaral ng klinikal na pagsasaliksik na nagsama ng higit sa 1,000 mga kababaihan na pinalaki ng dibdib, napag-alaman na ang implant ng dibdib ng silicone ay hindi sanhi ng anumang malignant na sakit o kanser sa suso o anumang autoimmune disorder. Dahil dito sa US inaprubahan ng FDA ang paggamit ng silicone implant sa cosmetic breast procedure. Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga implant sa dibdib, saline o silicone implants. Ang implant ay binubuo ng isang panlabas na lamad na binubuo ng isang shell ng silicone. Ang shell na ito ay naglalaman ng alinman sa saline, fluid, o silicone, cohesive gel, na material. Maingat para sa bawat pasyente na talakayin ng malawakan ang kalamangan at kawalan ng bawat uri ng implant sa kanilang siruhano bago nila tapusin ang kanilang desisyon. Ginagawa ko ang aking pamamaraang pagpapalaki ng dibdib sa ilalim ng malalim na pagpapatahimik sa lokal na kawalan ng pakiramdam o pangkalahatang kawalan ng pakiramdam.
Ang pamamaraan ay maaaring gawin alinman bilang isang outpatient surgery o ang pasyente ay maaaring aminin o magkulong sa isang araw o dalawa sa isang ospital, depende sa kagustuhan ng siruhano at pasyente. Kung ang pamamaraan ay isasagawa bilang isang outpatient o bilang isang pamamaraang ospital, kinakailangan ng preoperative laboratory at medical clearance. Karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 2 oras ang operasyon upang makumpulto. Ang implant ng dibdib ay maaaring may pasok sa pamamagitan ng isang paghiwa sa kilikili o mga kulungan ng dibdib o ang hangganan ng areolar. Ang bawat pagpipilian ng incision site ay may kalamangan at kawalan sa mga tuntunin ng scar cosmosis at utong sensation. At kabilang sa 3 mga incision, ang disc axillary na diskarte ay may pinakamahusay na scar cosmosis dahil itinago ito at ang pangangalaga sa utong ay napangalagaan. Ngunit ipinapayong sa pasyente na karagdagang talakayin ang isyong ito kung sakaling ang pagkakatakot ay magiging isang makabuluhang alalahanin. Matapos ang pamamaraan, magkakaroon ng 1 pamamaga at band-aid na pasa na tatagal ng maraming araw hanggang 1 linggo at ito ay 1 pansamantalang pagbabago lamang. Ang pasyente ay kinakailangang magsuot ng 1 binder ng suso sa loob ng 3 hanggang 6 na linggo. Hahawakan nito ang implant ng dibdib sa proseso ng paggagamot at makakatulong din na makontrol ang pamamaga. Ang mga tahi ay tinanggal pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw. Ang sinumang nagpaplano na magkaroon ng pamamaraang ito ay mangangailangan ng 10 hanggang 14 na araw para sa paunang konsulta, laboratorio, clearance sa medisina, operasyon, follow-up, pagtanggal ng tahi at maagang paggaling. Matapos ang pasyente na ito ay ligtas na maglakbay dahil ang mga sugat ay tuyo at gumaling. Iba pang mga nauugnay na artikulo. Abot-kayang breast augmentation.